Matapos madismaya dahil sa maruming sitwasyon sa Vitas Slaughterhouse sa Tondo, pinangunahan ngayon ni Manila Mayor Isko Moreno ang ginawang clearing operations doon. Bundok ng basura at mga debris ang inaalis sa compound ng slaughterhouse gamit ang mga backhoe. Sa tansya ni Mayor Isko, mga 20 truck ang kakailanganin para mahakot lahat ng basurang naipon aniya ng ilang taon. Matagal na panahon kasi aniyang napabayaan ang Vitas Slaughterhouse, kaya ngayon ay tinututukan nila ang pagsasaayos nito. Ayon kay Mayor Isko, kung kinakailangan na puntahan niya araw-araw ay gagawin niya para lang matiyak na tuloy-tuloy ang paglilinis dito. Mas mabaho pa sa smoking mountain eh. Kanina, di ba? Yung bata ko, maganda to. Maganda to. Ano to eh, one of the best slaughterhouse in Asia. Nais matiyak ng alkalde na malinis ang mga karne na ibinebenta sa mga pamilihan sa Maynila. Sa ngayon, inaayos na aniya nila ang plano para sa bagong itatayong slaughterhouse sa Vitas. To build up first the slaughterhouse para mabigyan ng trabaho, maayos na kapalatagan na hanap buhay yung mga mantasero, magbababoy, magkakarne. Ha? Tapos, yung taong bayan, matiyak natin na yung kakainin nila na binibili lang karne sa talipapa, sa palengke, ay malinis. Target nilang makumpleto ang construction nito sa loob ng isang taon. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Sa iba pa rin balita, ikinatuwa ng grupong Metro Manila Hatchback Community ang kautusan ng Department of Transportation o DOTR na nagbibigay pahintulot sa mga hatchback na sasakyan na makapag-operate bilang mga Transport Network Vehicle Service o TNBS. Pinasalamatan ng grupo si Transportation Secretary Arthur Tugade sa pasyon nito na pabor sa